Pagdating sa pagkain, ika nga nila, the fresher, the better. Kung di kailangan maglakbay ng daang-daang kilometro ang gulay at prutas na iyong ihahain, hindi ba mas mabuti ito para sa inyong pamilyang kakain? Samahan niyo kami dito sa Gulayan sa Tahanan, ang inyong friendly urban farming community, kung saan ating aalamin kung paano magtanim ng sarili mong sariwa at masustansyang pagkain na pwede mong anihin. Welcome muli sa isa pang episode ng Gulayan sa Tahanan. Ako po si Attorney Gabby Concepcion, isang asawa, ina, guru sa College of Law, public service advocate at isang culinary enthusiast. At syempre, nandito rin ako. Ako si Aaron Bonifacio, isang licensed nutritionist dietitian, public health practitioner at guro mula sa College of Home Economics, Universidad ng Pilipinas, Diliman. So andito tayo ngayon para sa panibagong episode ng Gulayan sa Tahanan. Asahan ninyo sa inyong pagsubaybay sa amin ay may bago tayong matututunan dahil you always learn something new from the experts. It may not be us, pero kukuha kami ng expert para sa inyo. Totoo yan, Attorney Gabby. Kaya for this episode, ang ating featured na gulay ang walang iba kundi ang pechay. Matututunan natin ang tamang pagtatanim, pag-aalaga at iba't ibang paraan ng pagluluto at pagpe-preserve ng pechay. So, siguradong alam na ito ng ating mga kababayan dahil bukod sa mura ito, ay madalas din itong isinasahog sa mga nilaga, bulalo at iba pang mga Pilipinong potahe. Grabe, talaga nakakagutom naman yan. You had me at bulalo. So tamang-tama dahil marami tayong sustansyang nakukuha mula sa pechay. Eh ano nga ba ang mga nutrients and minerals na pwede nating makuha dito? Ikaw ang isa sa ating mga expert o? Ang alam ko, no? Alam niyo po ba na mayaman po ito sa vitamina A at C? At nakakatulong ito na palakasin ang ating immune system para rin sa maintenance at repair ng ating mga body cells. Naku, salamat naman dyan sa information na yan. Pero ano pa nga ba, aside from vitamins and minerals, ano pa nga ba ang maaari nating makuha sa pechay? Ang dami mong tanong, Attorney Gabby. Pero buti na lang, alam ko yan. So, mahusay na mapukunan din ito ng mga minerals na maganda para sa ating mga buto, tulad ng calcium at phosphorus. Kaya go for greens tayo mga netizens. Pero syempre, mas priority natin ang go for the maroons. Pero go for greens tayo mga netizens. At imagine niyo na lang kung readily available tong mga pechay na to in the comfort of your own homes. Tama ka dyan. Kaya tara na, samahan nyo kami at panoorin ang pagtatanim ng pechay. Pwedeng direct seeding yung pechay, dire-diretsa na lang. Pero medyo yung abot nila medyo malayo o di kaya malapit kasi pwedeng i-direct seeding yung pechay, pwede rin i-transplant. Yung ginagawa ng mga common farmers natin, dina-direct seeding na lang yung pechay. To germinate, it takes 1 week from pechay, even 3 days mag-germinate na yan. Ready to transplant from 10 to 15 days and it could be harvested in 30 to 45 days. Yung pechay, yung may mga seed companies tayo, yung pechay is actually open pollinated, hindi hybrid yan. So I hope with this, we are a step closer to encouraging everyone in the metropolis to practice urban gardening, hindi lang yun para sa kabukiran. Diba? Tamang-tama, no? Hindi na dahilan, no? Kung maliit man ang spasyo mo o malaki. So, kaya sa ating mga kababayan dyan, gamitin natin ang espasyo na maliliit, mga container, saan man o, at taniman natin ng mga masustansyang gulay. Dagdag na rin ito kahit papano sa ating mga hapagkainan. At tulad nga ng sinabi niya, pati yung mga
containers na nandyan sa labas ng bahay natin, maaari nyo yung tamnan. At kung kailangan ninyo ng isang masarap at abot-kayang recipe, eto pa, panoorin nyo pa ito. Magandang araw, Attorney Gabby. Magandang araw, Sir Aaron. Kumusta kayo? Ngayong araw, gawa naman natin ng panibagong idea kung paano pa natin pwedeng lutuin ang isang gulay din na karaniwan sa ating mga Pilipino. Ito ay ang pechay. Okay? Bukod sa pangsahog sa mga nilaga o sa mga ginisa, ano pa kaya ang pwede natin gawing sa pechay? No? So alam nyo ba na ang pechay ay pwede din natin gawing dumplings or yung steam rolls? No? Pero ang kaibahan nito, pwede na, ilalaga natin siya ngayon sa tomato sauce para mas madagdagan yung sustansya ng ating lulutuing pagkain. Okay? So ready na kayo? Simula na tayo. So una natin gagawin, yung pechay, piliin natin yung mga malalapad na dahon. Ano? Kasi ito ang gagawin nating wrapper dun sa dumpling natin. Okay? Ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung mga tangkay. Okay? Tatabi lang natin itong mga to. Kasi isasahog din natin siya dun sa filling o dun sa palaman ng ating dumplings. Ayan. So pag nagawa natin yan, parang siyang ganito ang itsura niya. Ayan. So pinaghiwalay ko na yung mga dahon at yung tangkay ng pechay. Okay? So pareho natin gagamitin to. Wala tayong isasayang dito. Okay? Una, kailangan natin magpakulo ng tubig. Kasi kailangan nating palambutin yung dahon ng pechay para pwede natin siyang ma-roll yun. No? Kasi kung ganito lang, hindi natin ma-roll yung dahon ng pechay. So, kailangan natin siyang i-blanch sa kumukulong tubig para mas ma-roll natin yung dahon ng pechay. Okay? Siguro mga 30 seconds lang, ano, sapat na yun para lumambot na yung dahon ng pechay. Habang inaantay natin lumambot yung dahon ng pechay, simulan na natin gawin yung filling natin, ano, kung ano yung irarap natin dun sa ating pechay leaves. So para sa ating filling, kailangan natin ng ground pork, giniling na baboy, tokwa. At ito, optional lang kung meron kayo natitirang longganisa, kayo na pwede nating na pwedeng pandagdag sa flavor ng ating filling, pwede nyo rin yung isama, no? At syempre, yung nakahiwalay na tangkay ng pechay, no? So, yung mga tangkay ng pechay, hiwain lang natin siya ng maliliit, no? Maninipis. Okay. So, magiging parte din siya nung, ano, nung, feel, yung, nung dumpling, yung feeling, no? So, ito, bukod sa wala tayong masasayang, may makakadagdag din to ng ano ng crispy or yung texture doon sa ating dumpling, no? Yung parang medyo magiging crunchy yung ano yung ating dumpling. Yan. Lalagyan naman natin siya ng tokwa. Okay. Kung meron kayong longganisa, pwede nyo na rin dagdag. Asin. Yan. Tapos ihalo lang natin yung ano, pinagsama-samang sangkap ng ating filling. Pwede niyo rin siyang dagdagan ng paminta kung gusto niyo.
Haluin nyo lang siya hanggang sa mahalo na ng mabuti ang lahat ng mga sangkap. Ayan. So, ready na yung ating filling. Ilalagay na natin to sa loob. Ito na yung ipabalot natin sa ating pechay leaves. Tatanggalin na natin o hanguin na natin yung pechay, yung dahon ng pechay, dun sa mainit na tubig. No? Lagay natin sa malamig na tubig para hindi rin maluto ng hindi rin ma-overcook yung ating dahon ng pechay. Ngayon, sa pag-roll ng pechay leaves natin, tingnan natin yung likod ng dahon, no? Yan. Dito natin ibabalot yung ano, yung ating filling. Para pag ni-roll natin, yung labas ng dahon ang ano, ang nasa na nakikita natin. So, kuha lang kayo ng mga kalahating kutsarita o isang kutsarita ng ating filling. Roll. Tapos seal niyo po yung mga gilid. Tapos roll ulit. Yan. Tapos ulitin niyo lang po sa iba pang dahon. So, tatabi muna natin yung mga nagawa na nating pechay dumplings, ano? Okay. So, ngayon, gagawin na naman natin yung sauce, no? Kung saan natin iluluto yung ating mga dumplings, okay? Simple lang to, tomato base yung ating magiging sauce dito. So, para sa ating sauce, ang ating mga kakailanganin, Rom, sibuyas, bawang, konting carrots, konting kamatis, no, or canned tomatoes. Kung wala naman kayong canned tomatoes, pwede rin kayong gumamit ng mga tatlong pirasong fresh tomatoes. Yan, so igigisa lang natin 'to. So sauteuin natin yung onions kasabay ng carrots. Yan. Kung meron naman kayong bell pepper, pwede nyo rin siyang lagyan ng bell pepper. No? Okay. Tignan natin yung garlic. Ngayon, kung may natitira pa kayong mga ano, yung tangkay ng pechay na hindi nagamit dun sa filling, pwede nyo rin i-chop yun, tapos pwede nyo siyang isama dito sa ating sauce. Okay, dagdag na natin yung canned tomatoes natin. Natin ang asin. Natin ang paminta. At isang teaspoon na sugar.
Sutein nyo lang siya ng mga 1 minute. So, nagdagay nyo siya ng kalahating tasa ng tubig. So, hayaan lang natin mag-simmer yung sauce natin na mga 5 to 7 minutes. Okay, pagkatapos ng mga 5 minuto, pwede na natin idagdag yung ating hinandang pechay rolls or pechay dumplings. So, iluluto na natin siya dun sa ating sauce. Para mas madali siyang manuto, takpan lang natin. Okay, pagkatapos ng mga 7 minutes, no, ito na yung itsura ng ating pechay dumplings. So, tingnan natin. So, ito na yung ating finished product, no? Ito ngayon ang ating pechay dumplings. Enjoy! Wow, Sir Dian! Salamat ulit sa pag-share na inyong recipe sa show na to. So, salamat. Mukhang may engganyo na ating maraming mga netizens. Maraming salamat talaga. Na kumain at magluto ng pechay. Pero syempre, hindi magpapatalo ang ating partner here na si Attorney Gabby. Ganon? Na naghanda din ng special recipe para sa atin. Well, hindi naman sa naghanda, but since nasubo na tayo dyan, of course, we need to rise to the occasion. So, sana magustuhan nyo itong aking maliit na contribution sa inyong file of recipes mula dito sa Guloyan sa Tahanan. Actually, hindi naman po talaga ako chef, di ba? Ako ay isang simple na cook lamang na ang gusto ko, ang hangad ko ay healthy dishes para sa pamilya na mabilis lutuin kasi naman, alam nyo naman, working mother tayo. So today, ang pechay, one of my favorite vegetables, with tofu para merong protein for the day. At saka mabilis lang siyang lutuin, konting gisa-gisa, tapos na. So anyway, ang star of the show, siguro kailangan natin mga 3 to 4 bundles ng pechay. Ba't ko sinasabing 3 to 4 bundles? Kasi pag nagpunta kayo sa Talipapa o sa Palengke, usually naka-bundle na yan. At itong pechay, ikakat-kat-kat po natin. And voila, ganito karami ang 3 to 4 bundles ng pechay. Ano pa ang other star of the show? Well, best supporting ingredient ay ang tokwa na binili ko sa neighborhood magtataho. So, isang maliit na block ng tokwa, mga 500 grams yan, mabigat. At i-cube po natin yan at pipitirutuin at voila, cubed and fried tofu. Okay? At ano pa? Ay gisa-gisa lang po ng konti. So, mga 3 to 4 na butil ng bawang, isang maliit na sibuyas, chopped, tsaka pa nga 3 to 4 na kamatis ay chopped din or cube na maliliit. 1 teaspoon sugar, optional kung gusto nyo. Pero yung sa akin kasi, merong konting sipa yung pagluto. Nalalagyan nyo ng kaunting asukal. Kailangan lang kasi meron palaging balanse ang alat at ang tamis in a dish. Mga 1/2 teaspoon pepper at ang pampaalat po natin ay 2 tablespoons na fish sauce, also known as patis, di ba? Let's start to cook our pechay guisado with tofu. Sa isang maliit na wok, siguro mga 2 tablespoons of oil. You always start with the bawang, na medyo uunahin natin ng bawang. Aantayin lang natin na medyo umamoy-amoy ng konti. Huwag niyong papabrown kasi idadagdag pa natin yung iba. Ayaw naman natin na merong sunog na bawang na taste kasi medyo mapait yun. So pag medyo umamoy na siya, isusunod natin ang sibuyas.
So pagkatapos ng bawang, lalagay natin ng sibuyas hanggang medyo malantay yung sibuyas, 'di ba? Malalaman niyo naman kasi pag pinasok na niyo, ang tigas-tigas, 'di ba? So pag medyo translucent na siya, medyo nalanta na. Idadagdag po natin ang kamatis. So igigisa natin ang ating kamatis hanggang siya ay maluto. Dapat ay lumambot din siya ng husto, malalanta din siya. So aantayin natin na lumambot ang ating kamatis. Kung gusto nyo, you can help it along by mashing it with your wooden chance or spoon or sandok, kung ano man ang ginagamit ninyo, hanggat medyo nagmamantika na yung kamatis para mas may lasa ang ating luto. Actually, yung masarap na lutuin takes a little time, diba? Para ma-release ang mga flavors ng each and every ingredient natin. Yan, so pag medyo nakita nyo nang medyo nagmamantika na ang kamatis natin, ilagay na ang 2 tablespoons ng patis. At ang maybe 1/2 to 1 teaspoon of sugar. At saka natin ilalagay ang ating pechay. So yan. So lagay po muna natin, lagyan, takban. Kasi magtutubig pa yan habang nagluluto. Kaya kung manonotice ninyo, hindi po kasama ang tubig sa ating list of ingredients. Kasi kusang magtutubig ang ating linulutong pechay. So siguro for the next 3 to 5 minutes, lagyan lang ng takip. At antayan natin para matapos na ang ating ginisang pechay with tofu. After 5 minutes, wala! Yung isang gabundok natin na pechay Tagalog, yan na lang ang naiwan. Kaya huwag kayong matakot na gamitin yung lahat ng pechay kasi pag naluto na siya, kakaunti na lang. So luto na, lagyan ng konting pepper to taste. Taste natin. At ihuhulog lang natin ang ating pre-cooked tofu cubes. Para magkaroon ng protein, di ba? And there you have it, folks. Ang ating easy to cook, nutritious, protein-rich, and vitamin-enriched tofu with pechay Tagalog. Enjoy! Siyempre, hindi talaga nagpatalo si Attorney Gabby. Hindi talaga. Kaya, pero alam niyo yun, kayo mga netizens, mas marami pa kayong ideas and recipes for sure na paano lutuin ang pechay para mas mapasarap ito at, you know, to encourage everyone to eat more vegetables. Kaya don't forget to share dito sa Gulayan sa Tahanan, you may email us at television@up.edu.ph. At, you know, share the love, share the recipes. Yes, so let's start using also those idle spaces, containers, at kahit na ano pa na pwede pagtamnan. Palakihin natin ang ating sariling grocery sa ating mga tahanan. Kaya wag na wag kayo mawawala. Samahan niyo ulit kami sa susunod nating pagkikita dito sa Gulayan sa Tahanan!